Sa inyong mainit na pagtanggap sa BBM Sara Unity Team. Hindi kayo bobo! Dahil hindi kayo bobo, ang iboboto ninyo na presidente ay walang iba kundi ang isang matalino at malawak ang eksperyensa at tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan. At yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos! BBM! 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 At kailangan natin ng isang matalino rin na vice-presidente, matapang, mahusay at tapat ang paninindigan sa pagmamahal sa bayan. At yan ay walang iba kundi si Sara Duterte! 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 At upang maipatupad ang mga programa ng Marcos Duterte Administration, kailangan ng kakampi sa Senado. Kailangan ng katuwang sa Senado. At yan ay walang iba kundi ang mga senatorial candidates ng BBM Sara Unity Team. Kagaya ni Senator Gringo Honasan. Ang cute na cute na si Jinko Estrada. At ang isang napakahusay magmula pa nung siya ay kabataan, si Herbert Bautista Mayor. At ang napakatalino, napakatalino at napakagaling, Gibo Chudoro! At syempre, ang isa pang cute na cute din na napakagaling magsayaw bukod sa napakatalino ay walang iba kundi si Harry Roque! At ang tunay na nagmamahal sa ating mga kabataan na cute din. At ang tunay na nagmamahal sa ating mga kabataan, ang talagang nagbibigay ng atensyon at pagpapahalaga sa edukasyon, Rin Gatsalian! At kasama rin namin ang aming mga kasenatorial candidates na wala dito ngayon, si Dante Marcoleta! Sobra-sobra pa kung papapasok yung sinamang pupuno to. Kanina, ayaw nilang pumunta ron kasi mainit. Ha? Pero ngayon, hindi na po mainit. Pakakala nyo mainit. Hindi na po. Please, punta na tayo dito. Yung mga
na sa labas po, papasukin na po natin, kawawa naman. Kasama ko silang naglakad kanina. Ako, 4 na kilometro? 4 na kilometro ang nilakad namin. Kaya pala hingal na hingal ka ko yan. Dahil ang mga kapitain nyo, hindi nagpapabayad kusang loob na pumupunta rito. Sige natin, hindi kami bayad! Isa pa nga? 1, 2, 3! Hindi kami bayad! Yes! Iyo? Hindi sila bayad? Lalo-lalo na hindi bayad ang sumusuporta ng Aviation Volunteers for Marcos, Captain Alvin Zavala, Captain John Labangan, Captain Archie Po, Eduardo Francisco, Captain Ernesto, and Captain Romel Cadian. Ayan ang mga hindi bayad. Oo. Oh, oh. Grabe, of course! Galit na galit si Kuya Jinggoy dyan sa mga bayad-bayad mo kay Jinggoy. Oo! Ayan na po! Palakpakan natin! Dumating na rin po! Secretary Mark Villar! Dumating na rin! Galing din na ating magiging gobernador. Senador, of course! Yes, tahimik lang pero trabaho ng trabaho. Ang daming daan na napakadali na nga mapunta mo yung gusto mong punta. Ako, galing ng Quezon City, papunta rito. 2 minuto lang, andito na ako. Ano ka, sanay? Ang pinabali! Liberal ka! So ngayon, hindi na natin patatagalin ito. Ibigay na natin sa susunod na kandidatong tatawagin namin. Number! Tawagin mo na! Tawagin mo na! Galit ka na! Dahil lang mga inip ng patanggap Hapon, General Trias! Magandang hapon, Cavite! Kanina po, nagre-reklamo ko kay Senador Larry Gadon. Sabi ko, mahirap sumunod sa iyo magsalita dahil nauubusan na kami ng palakpak. Meron pa bang natitirang palakpak para sa amin? Nako, maraming salamat po. Kaya naman kayo pumapalakpak dahil sabi nga ni Senador Larry Gadon, ang kapitin nyo ay hindi! Ako po, si Gringo Alasan. 17 years na sundalo. 7 years na rebelde. Inalagaan ninyo sa Cavite noong mga naunang panahon. 21 pa taon ninyong inilagay sa Senado. 2.5 years. Na ginawang Secretary of Department of Information and Communications Technology. Narito po ako para magpasalamat sa inyo, para sumaludo sa inyo, at para hikayatin kayo na magtulungan tayo. Sabi nga ho, ni BBM at ni Inday Sara, magkaisa tayo, magtulungan tayo, magdamayan tayo, para umunlad ang ating mahal natin na inang bayan. Senador Robin Binoy Padilla! Assalamualaikum! At ang susunod po natin, number 8 sa Maloma, Herbert Distant Bautista! Cavite ay hindi!
po. Matalino. Okay, mga kaibigan, hindi ko na hahabaan ang aking sasabihin. Suportahan po natin, ikampanya natin, iboto natin ang susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos! Siyempre po, suportahan natin, ikampanya natin, tulungan natin na maging Vice President ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte! At ang lahat ng mga senador na nasa harap po ninyo ngayon, isama niyo po, ikampanya niyo po na sila ay manalo bilang senador ng ating pong bansa. At sana huwag niyo pong kalimutan, ang number ko ay number 8. Anong wala? Herbert Bistek Bautista, number 8 sa balota. Maraming, maraming salamat po. Thank you very much. Maraming pong nagugutom, maraming nagkakasakit, maraming nawala ng trabaho. Kaya naman po, pagtutuunan natin ang pansin ang pamimigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Pangalawa, yung minimum wage, yung sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Alam ko, dito sa Cavite, napakalit, 300-400 lang, isang araw. Alam ko, hindi po sapat sa isang pamilya na meron 3, 4, 5 anak. Kaya naman po, kapag tayo siswertein, dadagdagan po natin ang sweldo o sahod ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino. Tandaan niyo po yan. So mga kababayan, alam niyo naman, ako po ay napabilang sa pangkat ng Uniting sa Tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Kung napapansin po ninyo, si Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte, at ang inyong lingkod ay kapwa mga anak ng mga presidente. Tatlo ho kami nagsama-sama sa isang entablado. Dala namin hindi lamang ang aming mga pangalan, kung hindi ang mga pangarap at mga mitiin ng aming mga magulang para sa inyong magandang kinabukasan at para sa isang maunlad na bansa. Kaya naman po, kung po ay nakikiusap, kung ano po yung tiwala at pagmamahal at suporta na binigay nyo sa aming mga magulang, sana po ibigay nyo rin sa aming mga anak na ang tanging layunin ay makapagsilbi ng buong katapatan dito sa ating bansa. Mga kaibigan, alam niyo naman ang tanging adikain ng Tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte ay ang pagkakaisa. Kaya po kapag mga nanalo si BBM at si Sara, wala na po yung mga kulay red na yan. Wala nang kulay green. Wala nang kulay orange. Wala nang kulay blue. Ano ba? Ha? Wala nang kulay pink. At higit sa lahat, wala nang kulay dilaw. Lahat ng aking mga kulay na binanggit, lahat yan, kapag manalo si BBM, si Sara, lahat yan mga yan, magsasama-sama na yan, magkakaisa na yan para sa isang maunlad na Pilipinas. Alam niyo naman, malapit na, home stretch na. Uso na naman ang bakbakan. Uso na naman ang siraan. Uso na naman yung mga marites. Alam niyo, panay na paninira na ginagawa kay Bongbong Marcos. Pilit na sinisiraan, niyurak ang kanyang pagkatao. Pilit hinihila pababa, habang hinihila ng hinihila nila pababa. Unti-unti naman inaangat ng sambayanang Pilipino si Bongbong Marcos. Alam niya na. Mabuhay!
katotohanan? Pwede ba ho? Ang sabi ng Marites, meron daw nag-rally dito at ang sabi nila, itlog na pula daw ang presidente ng General Trias at Cavite. Totoo ba ito? Well, kung hindi, sino ang presidente ng Cavite nyo? Sino ang vice-presidente ng mga Cavite nyo? Oo nga pala, bago ako magpatuloy, nagpapasalamat po ako kay Presidente Duterte at sa kanyang partido PDP Laban dahil inendorso na po nila si Apo Bongbong Marcos bilang Presidente. Wala na pong kaduda-duda na ang unit team ang magpapatuloy ng lahat ng programa at atikain ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero mga kaibigan, tama na ang daldal! Magsayaw na tayo! Isang respetadong abogado at bar top notcher. Dating three-term congressman sa unang distrito ng Tarlac, ang magsusulong ng bagong Pilipinas sa Senado, number 57, Hibo Teodoro! Binabati po natin sa sila kahit na po yung nakamkas sa akin sa motorsiklo kanina papunta dito. Salamat po. Sino po iboboto nyo na presidente sa darating na Mayo 9? Vice-presidente po, sino?
senador po sino? Unity, tama po yun. Binayaran po ba kayo? At matatalino po kayo, hindi po ba? Ano po sabi ni Atty. Gadon, hindi po kayo? At sigurado po tayo, hindi po kayo babayaran dahil ang BBM Sara Unitin ang rumerespeto sa dangal ng bawat Pilipino. Insigno ang tao na yon kung saan galing, ano man ang kasarihan, pantay-pantay nire-respeto ni BBM at ni Sara. Ang pagre-respeto po ay pagmamahal sa inyo. Hindi ho ba? At mahal nyo din kaming lahat kaya nandito po kayo. Kaya po, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat at sa yakap po na ipinakita ng Cavite sa ating lahat ngayon. Ikalat po natin itong init na pagtanggap ninyo sa inyong mga senador, kay Apo BBM at kay Inday Sara. At sigurado tayo may bagong Pilipinas para sa bagong henerasyon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Gibo, Chodoro po, 57. Maghanap po kayo. 67. Gilbert, Gibo, Chodoro. Maraming salamat, Senator Gibo. Ito ang susunod. Mainit na pagtanggap sa amin. Kumusta na kayo, Cavite? Doon sa likod, kumusta na kayo sa likod? Maraming salamat po. Mainit talaga ang pagtanggap niya sa amin. Tingin ko, baka bukang tapos ng eleksyon. May bago na tayong presidente. Nais ko muna magpasalamat po sa inyong lahat, ang aking mga kapitbahay dito sa Cavite. Panuhan pa ng nanay ko, ng tatay ko, hindi nyo kami pinabayaan. Kaya ako ay lubos nagpapasalamat sa inyong pagsusuporta at pagmamahal. Hindi namin kayo makakalimutan at hindi namin kayo pababayaan. Maraming maraming salamat po, Gentry, Cavite. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malamang nakilala nyo po ako sa Build ni President Duterte. Saan po nakagawa tayo ng maraming kalsada, lalo na po dito sa Cavite, para hindi na kayo matraffic, katulad ng Calax, katulad ng mga bypass road, yung mga widenings, lahat yan ginawa po natin para hindi na magkakatraffic dito sa Cavite. Marami din tayong ginawa para sa baha, marami tayong ginawa mga flood control, para lang hindi na bumaha dito sa Cavite, at higit sa lahat, nagbigay po tayo ng mahigit 6 na milyon na trabaho sa buong Pilipinas. Kaya marami ba naghahanap ng trabaho dito sa Cavite? Alam niyo po, sa build, milyon ang mabibigyan ng trabaho. Kaya po, sa aking pananaw, ang ating susunod na presidente, Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, sila lang ang may kaya na ipagpatuloy ang programa na nasimulan ni President Duterte. Kaya sa susunod na eleksyon, simple lang po ang aking tanong sa inyong lahat, sino po ang ating susunod na Vice Presidente? Duterte. At sino po ang ating susunod na presidente? BBM! Ay, papakiusapan po muli namin kayo yung buong mga nandito. Pwede na po kayo dito sa bandang kaliwa. At sana po, huwag nang isarado ang gate. Papasukin pa ang mga gustong pumasok kasi kawawa naman po na pagod silang maglakad pagkatapos hindi sila makakapasok. Ayan, may kamag-anak din pala ako dito, si Kuya Danny. Nandito rin. Pasok na po kayo dito para po mapuno natin ang buong lugar na ito ng sports complex ng General Trias. Okay pa po ba kayo? Grabe, bilangin nga natin. O, ilan? At
Grabe, okay. Sigawan mo na dyan! BBM! Maganda. Thank you. At syempre, at teka muna, andyan na rin, ang napakagaling na si Miss Lauren Ligada! Ayan, hindi kami sibuyas, tao kami. Tao na gustong pumunta ho dito at makibahagi at ibigay ang suporta sa Unity. At of course, ipakita ang pagmamahal sa susunod nating Pangulo, Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos. At susunod na Vice Presidente, Vice President Inday Sara Duterte. Kailangan na ng medic doon, medic. Mga kasam. Ating ano? Bigyan po natin konti na wag yan. Meron po yata doon hinimatay. Usod po tayo ng konti. Opo, wag po tayo dumikit sa bakal sa barricade po natin. Napakabait naman ni Senator Win Gatchalian. Itinigil mo lang kanyang pagsasalita. Concern siya sa maaaring may nangyari doon. Urong lang po tayo, bigyan natin ng konting luwag. Huwag po tayo magtulakan para po wala pong madisgrasya sa atin. Meron pa po tayong space doon, Kuya Yanni. Dito po po sa may bandang kaliwa para po hindi kayo magsiksita. At ito, Cavite is red. Cavite, nasa likod na ang magpapasayaw sa inyo mamaya, si Andrew E. Yeah. Mga kasama, pakita ho natin at mga taga Cavite ay may disiplina. Magandang gabi po, General Trias Cavite. Salamat po sa kagalakan ng pagtanggap ninyo sa amin sa araw na ito. Napakakapal po ng tao. At saka hindi po bayad ito. Gusto ko pong batiin, nakita ko ang aking kaibigan, ang inyong gobernador, John Vic Remulla. Nakita ko po ang aking kaibigan, si Cog Bumble, nandito rin. At iba't iba pa pong, kanina po, nabara po kami dyan sa traffic. Mabuti na lang, na-pick up ako ni Senator Bong. Pero tumukod din po sa Bandaron, kinakailangan lakarin ko po ng 1 kilometro mahigit para makarating ako dito. Dumiretso po ako dito dahil kaninang umaga, dumalo po ako ng briefing ng PDP Laban na kung saan ay formal pong inendorso ng PDP Laban si BBM. Tinanong po kami, bakit po kaya inendorso ng PDP Laban si BBM? Ang sagot ko naman,
Kasi po, mga kababayan, si BBM lang naman talaga ang nagpasya na ipagpapatuloy niya ang magandang programa ni Pangulong Duterte. Kababaihan at higit sa lahat, isang alagad ng pangangalaga sa kaligasan. Gumawa ng batas para sa libreng college education at para sa maliit na negosyo. Number 40 sa balota, Senador Loren Legarda. Loren Legarda. Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang Kapitenyo! Mabuhay ang kababaihang Kapitenya! Kung saan nagsimula ang kalayaan, nagpapasalamat kami sa inyong presensya at pagmamahal. Maraming salamat sa inyo! Nakakataba ng puso na nandito kayong lahat, na tayo ay nagkakaisa, na magkabuklod-buklod na siyang hangarin ni Apo BBM. Nagpapasalamat ako kay Governor John Vic Remulla at sa ating mga host, congressmen at mga mayor sa kanilang napakainit na pagtanggap sa atin ngayong araw na ito. Alam ko na sa panahon ng 2 taon ay marami ang hamon na ating hinarap, pero dahil ang Kapitenyo ay matatag at matapang at makisig, kaya nating pagtulungan ang pag-ahon mula sa pandemya. Ang inyong lingkod, Senator Loren Legarda, ay tumulong mag-akda ng mahalagang batas na ginagamit ngayon sa pandemya. Ito po yung Micro, Small, Medium Enterprises Law na nagbibigay ng libreng puhunan, libreng kapital at trabaho sa maliit na negosyo. Ilan sa inyo ang may nais magkaroon ng trabaho? Ilan ang gustong magkaroon ng maliit na negosyo? Sa ilalim po ng aking panunungkulan, ang Dole Tupad Cash for Work mula 600 million ay ginawa po natin 6.5 billion. Ako po ay naniniwala na ang mga kababayan natin na gustong umahon mula sa pandemya ay dapat tulungan pang muli. Kaya kasama ang ating mga senador, pagbalik ng Senado, lalakihan ang pondo ng Cash for Work para magkatrabaho ang mga nawalan ng trabaho ngayong 2 taong pandemya. Kayo ba ay sang-ayon sa karagdagang pondo para sa trabaho? At kasama ang ating mga senador, tayo po ay tumulong sa pag-akda ng batas sa libreng pangkolehiyo na edukasyon na bilang chairman ng Senadong Komite ng Finance na pondohan ng unang taon para sa free college education. At yung universal healthcare sa libreng pag-abot ay napondohan po natin sa unang taon ng 18 billion pesos. Sa dito sa bayan ng General Trias,
ang mga revolusyonaryo! Isang malaking kagalakan po ang makita kayong lahat dito sapagkat ibig sabihin, ang pagbabago ay magpapatuloy! Mga kababayan, ako po si Robin Padilla. Gusto ko po sanang maghanggog ng kanta sa inyo. Sapagkat, kanina pa kayo dyan, gusto ko naman kayong makahinga. Tama, galing mo tol, wonderful tonight. Po nang naitatag ang gobyerno, ang Senado sa Pilipinas, meron na pong Muslim. Pero ngayon, magdadalawamputpitong taon na pong walang Muslim sa Senado. Kaya ako po ay nakikiusap sa inyo, sa pangalan po ng demokrasya, ay muli po kayong maghalal ng isang Muslim sa Senado. Number 49 po, ang utol mo sa Senado, Robin Padilla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po. Pwede bang gawin niyo uli yan ngayon? Ayan. Buksan ang mga cellphone, buksan ang ilaw. Buksan natin. Ang ganda, oh. Maraming salamat. Yung nasa taas. Ayan, ganda niyan. Napakaganda. Ganda. Huwag kayo huwag nyo, insipin nyo yung mga mga dito. Ha? Ang kanta nito ay tungkol sa pag-ibig natin sa lumang sinilangan. Isang malakas na palakpakan para kay Miss Saigon alumni season theater and TV actress Miss Irma Castro! Mga kababayan, huwag kayo huwag ang ilaw ng mga cellphones. Yeah.
nakita nyo. Nakakakilabot, kinikilabutan ako. Tingnan mo rito. Eto, teka! Eto na, kasunog yan! Yeah.
dito, walang Photoshop! Totoo ang tao 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 dito, kung nasaan si Adroina doon ng Pilipinas, Iday Sara! Duterte! Bongo! Marcos! BBM! Cavite! Ngayong gabi, sing with me! Ang ating kalalawigan din na senador,
Senator Francis Tolentino, Congressman Tambol Tolentino, Congressman John John Ferrer, palakpakan natin, Congressman Gilbert Remulla, Congressman Boyding Remulla, Dante Margoleta. Ang aking seatmate, Wing Gatchalian! At syempre, aking kinakapatid, Senator Mark Villar! Senator Nix Sumiri! Ayan. Nawala na ako ng boses. Mga kababayan! Halika na lang kita. Okay. So mga kababayan, isa pong malaking karangalan para sa akin na ipakilala ang taong iginagalang ko, ang taong pinagkakautang ko malaking utang na loob. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakabalik sa Senado. Pang-13 ako na dinala ng HMP nung nakarang halalan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakabalik. Kaya yan po ay tinatanong ko malaking utang na loob sa taong ito. Napakagaling na tao, maaasahan natin matalino. Kaya mga kababayan, ang taong ito ay walang iba kundi ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Inday Sara! Mahalin natin ang Pilipinas! Unahin ko po muna ang aking mga pasalamat dahil baka makalimutan ko po. Dahil nararamdaman ko po ang pagmamahal ng Cavite ngayong gabi na ito. Maraming salamat sa inyo. Una po sa ating Governor John Vic Remulla, sa atin pong Vice Governor Jolo Revilla, sa ating susunod na Vice Governor Athena Tolentino, sa atin pong Congressman Bambol Tolentino, sa ating Senator Francis Tolentino, Senator Bong Revilla, sa atin pong mga Congressman, Mayor, Vice Mayor, Board Members, Konsehal, nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat dahil tinulungan nila kami ngayong gabi na ito na bumuo ng pagsama-sama natin. Sa inyong lahat, mga tiga General Trias, mga tiga Cavite, maraming salamat po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, na makasama kayo, makilala kayo at makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang unity po ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte, meron po kaming 12 senador. Sasabihin ko po sa inyo ang description. Sasabihin ninyo sa akin ang pangalan para po makabisado natin ang mga pangalan nila.
mamaya, kukuha ako ng volunteer para magsasabi ng 12 pangalan ng walang kodigo. Okay? Ang ating Senator, win tayong lahat! Senator Sherwin Gatchalian, Senator Mark Kabuhayan, Senator Mark Villar, Senator pinakabatang Secretary of National Defense na may galing at talino, Senator Gibo Diodoro, Senator Bistek tayo sa Senado, Senator Herbert Bautista, Senator Spokes ng Bayan, Action Man sa Senado, Senator Harry Roque, Senator Anak ng Masa, Senator Chingoy Estrada, Senator Lodi-Lodi nating lahat, Senator Loren Legarda, Senator sa tunay na pagbabago, pumili ng bago na hindi bobo. Senator Larry Gadon, Senator ang utol mo sa Senado. Senator Robin Padilla, Senator trabahador ninyo sa Senado. Senator Nick Zubiri, Senator hindi sikat pero maglilingkod ng tapat. Senator Rodante Margoleta, Senator hashtag magtulungan. Senator Gringo Monasan. Okay, volunteer! Tumango ka sa kanilang lahat. Okay po, kaya. Kaya po, number one, Mark Villar. Number two, Gringo Monasan. Number three, Mark Coleta. Number four, Herbert Bautista. Number five, Mark Coleta. Sorry. Robin Padilla. Hindi tayo bobo. Si Larry Gadon. Sorry po. Yung idol ko si Loren Legarda. Tapos si Sir Sherwin Gatchalian, nakita ko na sa Senado ang pogi. Tsaka po si Gibo Chidoro. Si Herbert Gautista po. Si Senator Mig Subiri. Ayan! May kodi ko ka na. Sorry, okay, go! Yes po. Number one ko po si Mark Villar. Number two ko po si Win Gatchalian. Gibo Chidoro, Herbert Bautista, Harry Roque, Jingo Estrada, Loren Legarda, Larry Gadon, Robin Padilla, Big Subiri, Dante Corcaleta, Gringo Nasa. Mga hanap buhay na nagsarado, kailangan po nating maibalik yun. Sabi po ng mga doktor, bakuna ang kailangan ng COVID-19. May bakuna na tayo. Sabi ng mga doktor, gamot ang kailangan ng COVID-19. May molnupiravir na tayo. Kaya dapat po, hindi natin sinasara at binubuksan at sinasara ang ating mga komunidad. Dahil nandiyan na po ang bakuna, may mask tayo, nandiyan ang gamot. Dapat po tuloy-tuloy ang pagbukas ng ating mga komunidad. Pangalawa po ay ang kalidad ng edukasyon. Yan po ang sandigan ng magagandang trabaho ng ating mga anak. Ang kalidad ng edukasyon natin dito sa ating bansa. Pangatlo po, ay kung ano ang gusto nating lahat, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yan ay ang mapayapang pamumuhay na tayong lahat ay nakakapagtrabaho, nakakapagnegosyo, mga anak natin pumapasok sa paaralan na hindi tayo natatakot na merong mangyaring masama sa kanila. Ang unity po ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte may dalawang mensahe na ikinakampanya sa inyong lahat.
Una po, unity o pagkakaisa. Nasa pangalan po namin yan. Ang sinasabi namin, kapag kami ang pinili ninyo na leaders ngayong May 9, dadalhin namin ang buong sambayanan ng wala pong kulay ng politika. Wala pong green, walang red, walang yellow, walang pink. Walang orange. Isa lang ang kulay nating lahat. Ang kulay ng Pilipino na masipag at tulad ng mga kapitenyo, maggiting. Yan po ang aming kampanya ng pagkakaisa ng sambayanan. Pangalawa po ay ang kapayapaan. Kinukomit po namin na itutuloy ang mga build o infrastructure projects na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ang kanyang programa kontra kriminalidad. Yan po ang mensahe ng unity ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pagkakaisa at kapayapaan. Kinsay makasabot dinhi? Dagan salamat sa inyo ang pagdawat o pagkita o pagpakita o suporta sa amo ang karong gabi. Ang amuang pamilya, dunay dako nga utang na kabubuton kaninyong tanan sa paghigugma o suporta na ginapakita ninyo kanamo. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na pinapakita ninyo sa pamilyang Duterte. Si Pangulong Duterte, gusto niyang malaman ninyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ay nasa puso niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat, mga tigakabuhay ang Cavite! Ano po ang sigaw sa Cavite? Team. Sapagkat sa Unity Team, hindi uso ang cancel culture. Ang buhay na buhay sa Unity Team, Filipino culture! Kung ang puso ng iba ay punong-puno ng galit, ang puso nating lahat, punong-puno ng pagmamahal at pag-unawa! Simula po nang tumayo po sa entablado kasama ang Unity Team, ang tawag ng lahat, bayad daw po ako. Bayad po ba kayo? Alam niyo, kaya po katulad ni BBM, hindi na po natin dapat pinapatulan ng mga ganyang bagay. Dahil kapag alam ninyo ang katotohanan, hindi kayo kayang sirain ng kasinungalingan! Kaya naman po sa lahat ng nangaaway sa inyo, nangungutya sa inyo, pinipintasan kayo, katulad ni BBM, huwag na po tayong lumaban, patuloy tayong magpakumbaba. Dahil katulad ni BBM, laging nagpapakumbaba, kaya naman si BBM lalong tumataas! Maraming salamat po, Cavite, kaisa niyo po ang aking puso na sumusuporta at nagmamahal sa Unity para po sa ating bayan, para sa Pilipinas, Unity ang kailangan! Sino po ang vice-presidente sa Cavite? Duterte! At ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Cavite, sabay-sabay natin salamungin! Ferdinand Bongbong Marcos!
maliit lang po ng ating crowd. Mga 100,000 lang po! Maraming maraming salamat po sa inyong salubong na ibinigay sa amin. Pag... Noong papasok ako, hindi ko po akalain na ganito kadami ang magiging crowd. Pero alam kong mainit na mainit dahil talaga pati yung mga dalaga humihiyaw. Excited na ako. Akala ko, sabi ko, kayang pa, sikat pa rin. Sabay sinalubong ako, Pops, nasan si Sandro? Ang bihira kayo, akala ko ako na yung sikat. Wala po si Sandro ngayon, alam niyo kung bakit. Dahil po, noong ako'y nag-uumpisa pa lang na mamumuliti ka, pinayuhan ako ng magulang ko. Ika nila, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko, doon na lang siya sa Ilocos Norte at magkampanya muna siya at mapapahiya yung kanyang ama. Maraming salamat po sa inyong pagsalubong. Alam niyo po, buong araw po kami ay nandito kami sa Cavite at dito ang naging rally natin sa Gentry. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga opisyal ng lalawigan ng Cavite, pinamumunahan ng ama ng lalawigan, Governor John Vic Remulla. Andiyan din po ang ating Vice Governor John Revilla. At andiyan po, ito po yung hindi pa natin napakanta, ang ating paborito, Senator Bong Revilla. At ang kanyang bebay na si Mayor Lani. Andito po ang lahat ng liderato ng ating ng probinsyang Cavite na sumama po sa atin upang tayo ay makapagsama dito ngayong gabi na ito. Ako ay talaga po ay nagulat. Nakita ko, hindi niyo po ako nakita nung una akong pumasok dito. Hindi ko po akalain na ganito tayo karami. Alam ko, marami sa inyo ay malayo pang pinanggalingan. Alam ko, marami sa inyo ang nabilad sa araw. Ngunit, walang umaalis at nandito po kayo lahat. Maraming maraming salamat po. Kami po ng unit team ay umiikot-ikot po sa buong Pilipinas. At ang aming isinisigaw, ang aming dala na mensahe sa ating mga kababayan ay ang aming adhikain ng pagkakaisa. Ito po ay ang aming nakikitang tanging unang hakbang upang tayo po ay makabalik sa mas magandang buhay, na makabalik ang ating mga kababayan sa trabaho. Yan po ay marami po tayong gagawin. Ang ating mga senador ay iba't iba na pag-usapan. Kailangan po ayusin natin. Kung ganun po, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Marami po tayong mga kailangan gawin. Ang ating mga senador ay napag-usapan nila ang problema, halimbawa sa agrikultura na kailangan nating ayusin at para magkaroon ng sapat na pagkain at bukod pa ron ay magkaroon pa ng trabaho. Ang ating mga maliliit na negosyo, kailangan po nating tulungan upang ulit magkatrabaho ulit ang Pilipino. Ang mga tourist industry ay kailangan natin palaguin para naman ulit magkatrabaho. Itutuloy po natin ang sinimulan ni Pangulong Duterte na build, build, build
At palalawakin pa natin para isama na natin ang tinatawag na digital infrastructure para yung internet po natin ay mas mabilis at mas mura at mas maganda. At isa sa pinakamahalaga, yung nabanggit po ng ating kaibigan si Cadente Marcoleta na kailangan naman po ibaba ang bayad sa kuryente para hindi na nahihirapan ang taong bayan. Mga eskwelahan po natin, kailangan po natin ayusin. Kailangan natin pagandahin para ang mga kabataan natin ay handa kapag sila'y nagtapos, handa sila magtrabaho sa kahit na anong ginugusto nila na maging trabaho nila. Maraming marami po tayong gagawin.